Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pag ang Diyos ang tumawag, siya ang nagpapaging dapat. Pag tayo'y tinawag ng Diyos, katulad ng mga narinig natin, makikita natin na tayo hindi karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan at kahinaan. Subalit, pinagiging dapat tayo ng Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa ang vision ni Isaías na matapos na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, na sabi niya sa Panginoon, "Hindi po ako karapat-dapat na humarap sa inyo, sapagkat ako'y makasalanan. Ako'y namumuhay kasama ng mga makasalanan." Pero anong ginawa ng Panginoon? May isang serafin na kumuha ng baga sa altar at idinikit sa kanyang mga labi. At pagkatapos sinabi, "Ayan, malinis ka na." Kaya nung nagtanong ang Panginoon, "Sino ang aking ipadadala?" Sumagot si Isaías, "Ako po ang inyong ipadala. Ipadala niyo ako, Panginoon." Pagpinili ng Diyos, siya ang magpapaging dapat. Pinili si Isaías, bangrat nakita niya ang kanyang kasalanan at kahinaan, pinaging dapat siya ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, narinig po natin ang kwento
ni San Pablo kung paanong siya'y naging apostol. At sinabi niya, sa kagandahang loob ng Diyos, iniligtas niya tayong lahat mula sa ating mga kasalanan. At matapos na magpakita ng Panginoon sa mga apostol, sa kanya rin ay nagpakita ang Panginoon. At nang nagpakita sa kanya ang Panginoon, nakita rin niya ang kanyang kahinaan. Nakita niya ang kanyang kasalanan. Anong sabi niya? Ako'y hindi karapat-dapat sapagkat ako'y makasalanan. Ipinipatay ko at inusig ang simbahang ito. Pero mula sa kanyang karanasan, sa kagandahang loob ng Diyos, pinaging dapat pa rin siyang maging apostol ng Panginoon. Pinili pa rin siya para maging apostol ng Panginoon. Pag Diyos ang pumili, gagawin niyang karapat-dapat ang kanyang pinili. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento naman ni Simon Pedro na kung saan matapos na mangaral si Jesus ay inutusan siya ni Jesus ihagis niyo ang lambat sa laot. Pero sabi niya, Panginoon, magdamag kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Pero sige, sinabi mo eh, ihuhulog namin ang lambat. At nung ginawa niya, anong nangyari? Nakahuli sila ng napakaraming tao, napakaraming isda. At nung nakita yon ni Simon Pedro, ano ang nakita niya? Nung nakita niya yung kapangyarihan ni Jesus, ano ngayon ang nakita niya? Yung kanyang pagiging makasalanan, yung kanyang pagiging mahina. Ano sabi niya sa Panginoon? Lumayo po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanan. Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot, Pedro. Simula ngayon, magiging mamamalakaya ka ng mga tao. Pag ang Diyos ang pumili, kahit na may kahinaan, kahit na makasalanan, tayo'y pagiging dapati ng Diyos. Mamarapatin niyang tayo'y maging kanyang tagapaglingkod. Alam niyo po, yung mga salitang yan ay malimit maririnig natin sa mga pari at sa mga madre na matapos na ordinahan o kaya makatanggap ng perpetual vow, ang sinasabi, ako'y hindi karapat-dapat, subalit ako'y pinagiging dapat ng Diyos. Eh talaga namang tatanggapin mo yung katotohanan ng yun eh. Matapos mong matutunan at makilala ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, marirealize mo kung gaano ka kaliit, kung gaano ka kahina. Pero, yun nga eh, sa kabila noon, masasabi mo na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Sa kabila ng aking pagiging makasalanan, sa kabila ng aking kahinaan, pinagiging dapat ako ng Diyos sa gawaing ito. Kaya nga, sana ganun din, ano? Yung ating mga workers sa simbahan, ano? Yung ating mga tagapaglingkod sa simbahan, minsan dumarating yung temptations ngayon sa atin, ano? Na kumbaga parang, sino ba naman ako para magbasa ng salita ng Diyos? Ako'y makasalanan. Sino ba naman ako para maging isang lingkod ng Diyos dito sa ating parokya? Ako'y isang makasalanan. Minsan napakalakas ng ganung temptasyon. Pero mga kapatid, sana maunawaan natin yung katotohanan yon, na tayo'y naandyan, na tayo'y tinawag ng Diyos, at tayo'y kanyang pagiging dapatin sa gawaing itinalaga niya sa atin. Ano man ang ating gawain, malaki man ito o maliit, kung alam natin tayo tinawag ng Diyos sa gawaing ito, siya rin ang bahala na tayo'y maging marapat gumanap sa gawaing kanyang ipinagagawa sa atin. At ganun din naman sa ating mga maninimba, sa ating mga Katoliko. Alam niyo po, marami mga Katoliko ang hindi nagsisimba. Alam niyo ang dahilan?
o kaya hindi pumapasok sa simbahan. Natatalo sila doon sa kaisipan na, ay, pagka pumasok ako dyan, baka ako'y masunog. Ay, hindi ako dapat dyan kasi ako'y makasalanan. Ay, hindi. Ayokong pumasok dyan kasi hindi ako sisimba kasi ako na may makasalanan. Magkakasala din naman, papasok ako dyan. Natatalo ng ganung temptasyon. Pero mga kapatid, alalahanin natin na kapag tayo tinawag ng Diyos, pumarito ka, pumasok ka, makiisa ka sa akin. Bagamat tayo makasalanan, tayo ay pinagiging dapat ng Diyos na makaisa niya, lalo tigit sa banal na pagdiriwang ng misa. Kaya nga, sa banal na pagdiriwang ng misa, ano ang unang, isa sa mga una nating ginagawa? Kinikilala natin ang ating mga kakulangan at kasalanan. Kaya nga ang imbitasyon ng pare, mga kapatid, bago natin simulan ating pagdiriwang, ihingi muna natin ng patawad sa Panginoon ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Dahil kinikilala natin ang ating mga kasalanan. Bago natin tanggapin si Jesus sa banal na sakramento ng komunyon, anong sinasabi natin? Panginoon, ako'y hindi karapat-dapat tumanggap sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Pag tinawag tayo ng Diyos, pinagiging dapat tayo ng Diyos sa Kanyang harapan. Yun po sana ang lagi nating maramdaman. Yun po sana ang ating maranasan. Na kung tayo tinawag ng Diyos, kaya tayo nandito, tinawag tayo ng Diyos, pinagiging dapat tayo ng Diyos na humarap sa Kanya. Anuman ang sabihin ng mga taong nakapalibot sa atin. Ang mahalaga, maliwanag sa atin, tinawag tayo ng Diyos at pinaging dapat tayong humarap sa Kanya. Tumayo po tayo at ipapahayag natin ang ating pananampalataya.